Isang matingkad na asul na ibon ang bumulusok sa tubig at agad na umahon na may daladala ng isda. Iyan ang kingfisher. Isang makulay na ibong malaki ang ulo at tuka. Talagang eksperto sa pangingisda ang ibong ito. Pero kung bakit tinawag itong kingfisher ay hindi talaga alam ang dahilan. Alam mo ba na kahit tinatawag ang mga ibong ito na kingfisher, hindi naman lahat ay kumakain ng isda. Ano nga ba ang kahanga-hanga sa ibong ito? Ganito ang sabi ng aklat na The Life of Birds. Kapag may namataang isda, naghahanda na ito. Tansyado nito ang eksaktong lokasyon ng dadagitin niya. At hindi siya nadadaya ng tubig. Pagkatapos, bubulusok na ito habang ikinakampay ang mga pakpak para lalo itong bumilis. Kung mababaw lang ang lokasyon ng isda, tutukain na lang ito. Pero kung malalim-lalim, ititiklop ng ibon ang mga pakpak nito at sisisid. Makikita mo nga rito ang isang pambihirang kakayahan dahil tiyak ng kingfisher ang kilos nila at hindi iyon nagmimintis. Nakakahuli pa nga sila ng higit sa isang isda sa isang dagitan lamang. At higit pa dyan, may mga kingfisher na namataang sumisisid kahit nababalutan ng yelo ang tubig sa malamig na rehiyon. Kayo na lamang ang paghanga ng mga engineer ng bullet train sa ibong ito. Bakit? Sa bilis na halos 300 km per hour, ang bullet train ng Hapon ang isa sa pinakamabilis na tren sa buong daigdig. Pero masasabing utang nito ang kanyang bilis sa isang maliit na ibon, ang kingfisher. Tuklasin natin ang sekreto. Pag-isipan mo ito. Kapag bumubulusok sa tubig ang kingfisher para kumuha ng masarap na pagkain, halos hindi tumitilamsik ang tubig. Kaya manghang-mangha rito si Eiji Nakachu, isang inhinyerong nangangasiwa sa mga test run ng bullet train. At palaisipan pa nga sa kanya kung paano ito nagagawa ng kingfisher. Kung malalaman lang sana nila ang sekreto ng kingfisher, malulutas na ang problema nila sa bullet train. Ano ba ang naging problema? Pag kasi ang tren ay pumapasok sa isang tunnel ng napakabilis, ang paliwanag ni Nakachu, lumilikha ito ng mga atmospheric pressure wave na unti-unting lumalaki hanggang sa maging tulad ng mga tidal wave. Ang mga wave naman na ito ay lumalabas sa tunnel sa bilis ng tunog. Ano pat may mga nabubuong low frequency wave na lumilikha ng ugong at pagyanig na sobrang lakas. Napakasakit nito sa tainga, kaya nagrereklamo dito ang mga residente sa lugar na hanggang 400 meter or 1,300 feet ang layo mula sa riles. Kaya, sinimula nilang itulad sa tuka ng kingfisher ang uso ng bullet train. At talaga namang kahanga-hanga ang naging resulta nito. Nalutas ang mga nabanggit na problema nila sa bullet train. Dahil ang bullet train ay bumilis ng 10% at bumaba ng 15% ang consume sa enerhiya. Bukod pa dyan, nabawasan ng 30% ang presyon sa hangin na nalilikha ng tren. Kaya wala na ngayong maririnig na malakas na ugong kapag dumaraan ang tren sa tunnel. Kaya, bumilis na ang bullet train, nakatipid pa ng malaki sa konsumo ng enerhiya at nawala pa ang malaking problema sa malakas na ingay. At alam mo ba, noong April 2015, nakamit ng bullet train na may pangalang SC Maglev Train ang world record na high-speed rail na 603 kilometers per hour. Talaga namang kahanga-hanga ang naiambag ng kingfisher sa tagumpay ng bullet train.